Doon muna tayo sa ayaw magbuntis, gusto nila mag-delay konti. Ano bang mga tips natin? So, yun yung tinatawag nating family planning. Yes. Kasi, ideally, napaplano talaga natin kung kailan natin gustong mag-pregnant. Hindi lang yung basta malalaman na lang natin, buntis ka na. So, dun sa mga gusto mo nang magpigil na hindi magkaroon ng anak, meron tayong tinatawag na natural family planning. Yes. At saka yung modern family planning methods. Okay, so pag sinabi natin natural, walang ibang mga ginagamit. Ang kadalasan dito, ang pinaka-actually effective dito is abstinence. So kailangan lang malaman ng mag-asawa o ng couple kung ano yung araw na fertile yung babae. Napakahirap ata. Medyo mahirap. Oo, medyo mahirap. So, madali siya doon sa merong cycle na 28 days lang. Ibig sabihin natin, from first day na nagkaroon siya, hanggang 28 days tapos na magkakaroon na siya ulit. So yun yung sinasabi natin, Doc, really na regular menstruation. Madali siya sa 28 days. Sa 28 day cycle. Sa 26 days o sa 32 days, madali din. Pwede din, basta regular siya, monthly siya nagkakaroon. Regular. Kasi mape-predict natin kung kailan ang fertile day niya. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag 28 days ka, yung gitna, yung 14, fertile ka. Mm-hmm. So dapat, 5 days pa lang bago nun, wala ng contact. Kasi minsan, yung similyan ng lalaki, naglalast sa babae ng hanggang 3 o hanggang 5 araw. Ulitin pa. Ulitin natin, Dr. Mm-hmm. Sharon. So, 28 days. Yes, 28 days. So, magbibilang sila ang day 0, unang araw ng spotting. Day 1, Doc. Day 1 na ng men. Yes, it's the first day. So, yung day 14, siya na yung may itlog na, may hinog na na itlog ang babae. Oo. So, kailan pwede mag-sex from day 0? Day 1, day 1 hanggang 10. Pwede pa yon. Day 1 to day 10 lang. Day 10 lang. Ang problema dyan sa day 1 to day 10, siyempre, day 1 to day 7, may dugo pa. Oh. So, iba-iba. No? So, doon talaga sila nahihirapan. Meron namang maikli lang ang cycle. Merong 2 hanggang 3 so, araw lang. So, sinasabi mo, day 1 to day 7, pwede ba mag... Contact? Oh, wala naman actually, Doc Willie, na masama kahit magkocontact sila sa mga araw na yon. Pero, syempre, sa babae, ayaw nila yung medyo messy, uncomfortable. Mm-hmm. Pero, yung sinasabi lang natin, kung hanggang sa ang araw, yung maaari silang mag-contact. So, safe lang nila na gusto nila, day 7 hanggang day 10. Yes, tatlong araw lang. Kung ito yung gagamitin natin na natural. Tatlong araw lang. Yes, tatlong araw lang talaga. Before the ovulation. Oo, after the ovulation, pag nag-ovulate ka na naman, so day 14 yun, no? After 2 days, pwede na ulit. Hanggang paano dun sa ending. Paano mo malalaman kung nag-ovulate ka? Yun nga lang, Doc Willie, kung sa 28 days. Paano ibig sabihin, mo malalaman kung nag-ovulate ka sa 14? Ibang method natin yun na matatawag kasi meron tayong tinatawag na cervical mucus at mga iba pang paraan. Pero yung ovulation, ina-assume lang natin yun kung every 28 days talaga siya nagkakaroon. So, assume mo na day 16, pwede na. Pwede na. Pero ibang usapan kung ang menstruation ng babae ay hindi 28 days. Halimbawa, minsan 35 days siya, minsan 40 days siya. Ibang, hindi pwedeng gamitin yung eksaktong day 14. So, yung iba ang ginagamit nila, this is just for natural doc, ha? Yung cervical mucus test. Ibig sabihin, tinitesting ng babae yung discharge na lumalabas sa kanya. Madulas kasi yan, or minsan makapit. So, hahawakan niya yung kanyang discharge. Yung sa organ. Female part, yan, sa loob. Sa loob. So, ito yung matres niya, ito yung cervix, tapos vagina. So, yung lumalabas na discharge dun sa vaginal area, maari niyang kuhanin yun at hawakan sa kanyang daliri. Hawakan niya. Yes, yung kanyang discharge, yung kulay puti. Tapos, i-open niya yung kanyang fingers. Makikita natin yan, it's either malagkit siya, parang glue, or pag ginanon mo, parang bibitaw. Magiging sticky siya, parang pero... Parang egg white o hindi. Parang egg white o hindi. Sa egg white, di ba, pag hinawakan mo, tapos ini-stretch mo, nandun pa rin yung pagkaka-stretch niya. Yes. Pag egg white siya, na hindi na pupunit, hindi na pupunit, ano yun? Yun yung good sign na fertile. Fertile, fertile so siya. Bawal. Bawal. So, pag nakaranas ang babae ng ganong discharge, mag-aantay siya ng 3 araw. Bago pa natin sabihin na unfertile na siya. Pero, syempre, sabi natin natural ito, ang pwede nating
mga 80% lang ang chance na successful siya. Kasi minsan nag-iiba-iba pa rin ang discharge ng babae, depende sa mga ginagawa niya sa araw-araw. On the practical side, as an OB, palagay natin gusto mo talaga natural. Yes. Ano yung kaya nila gawin talaga? Okay ba tong cervical mucus talaga sa tingin mo? Ibig mo sabihin, pag hindi na siya egg white, pag nagbe-break na siya, safe na siya. Safe na siya. Oh, pag nag-break na siya, antay ka ng dalawang safe araw, na safe na siya. 80% of the 80% time. Of the time. Ngayon, ang sinasuggest natin, Doc Willie, dun sa mga gustong mag-natural, kinocombine natin sila lahat. Halimbawa, inaalam natin yung bilang para malaman niya kung ano yung fertile days niya, whether regular siya or irregular, may bilang po doon. Tinuturuan natin sila dun sa kanilang cervical mucus. Minsan, yung mga matyaga, yung tinatawag natin na bi-basal temperature, kinukuhanan nila yung temperature nila kada umaga. Kukumbay natin lahat bibili yun. Bibili pa tayo ng special thermometer. Special thermometer pa yan. Yung talagang gustong-gustong natural, pwede naman. Pwede so, naman. Pag natural, gawin mo na 5 taon, mga dalawang baby ba yun? Minsan, meron talagang lumulusot. Sinasabi natin. Madalas ba lumusot? Well, sabi nga natin, 80% of the time, so nakakakita pa rin talaga tayo na nagkakaroon ng pregnancy by using a natural. Lalo na yung madalang lang umuwi dahil halimbawa OFW, hindi talaga natin magagamit yung natural. Yung tinatawag na withdrawal. Yes. So withdrawal, hindi rin siya, no? Kasi... Ilang percent yun? Ganun din, 80% din siya. Marami na rin kaming nagiging withdrawal babies. So pag yun ang ginagamit. Baby. Kasi pag sinabi nating withdrawal, pag ma-ejaculate yung lalaki, hindi sa loob ng babae, kundi sa labas. Pero kailangan malaman ng lahat na kahit hindi pa sila nag-ejaculate, minsan yung unang discharge na lumalabas, may kasama na rin similia o sperm. Pero maliit lang chance na mabuntis. Maliit lang yung chance na mabuntis. Pero ganun pa rin, pwede pa rin siya magkaroon ng failure. Okay. Hmm. So, nakikita ko, Dr. Sharon, sa salamat do. Parang gusto mo itong advocacy, itong family planning. Bakit ba? Oh, Dr. Willie, kasi ang dami ano ba nakita mo na sa nating OB? Nakikita na nanganganak na hindi planado at sobrang komplikado. Hindi kasi nila alam yung mga risk, no? So, yung mga... Takot ka doon sa complication nila? Well, o takot ka dahil walang pera, walang mapakain? O nakakaawa sila, Doc Willie. Eh. So, minsan, ang dami-dami ng anak, hindi na mapakain yung mga bata, hindi na makapasok sa eskwelahan, hindi na masubaybayan yung paglaki ng mga bata. Tapos, ito na naman, buntis na naman. So, nag-umpisa nga tayo sa salamat, Doc. Talagang family planning yung ipinasok ko rito. At binibigyan na natin ng sila ng pwedeng libre nilang gamitin. Lalo na kung hindi mag-work yung natural, libre na yung pills, libre na yung injection. Huwag lang talaga silang magbuntis sa hindi nila pinaplanong way. Mm-mm. Doon naman sa gusto ng modern methods, ano naman ang... Okay, so sa modern ano methods... Ano mura, madali, na kaya maintindihan ng kahit grade school lang? Okay, so well, mura, dalawang klase pa rin yan. Isang temporary, isang permanent. Pag sinabi kasi nating permanent, talagang ayaw na. So, last na yon. Pwede nang magpa-ligate yung babae, pwede nang magpa-vasectomy yung lalaki. Yun ang last. Sa may edad na to, 30s na. Oh, about 35 na siya, 35 tapos na siya. 5 na yung anak niya. Ayaw na, ayaw na rin talaga nilang magbuntis mag-asawa. So, ito yung tinatawag natin na tubo ng reproductive organ. Ito yung matres o yung fallopian tube. So, ang ginagawa natin dito, kasi para siyang, malambot yan eh. So, malambot lang to. Malambot lang yan. Fino-fold in natin siya, parang magiging ganun siya. Yung pagka-cut-fold na yun, lalagyan hinihila yun lang. Mo, hinihila mo. Paano siya? Mo na tulog ang pasyente, nakahiga? Doc, pwede ito isabay kung halimbawa nanganak siya, kung during cesarean section, or pwedeng hindi rin kahit di siya buntis. Magkakaroon siya ng minor operation. She has to be admitted para tulog at walang nararamdaman. Spinal anesthesia. Spinal anesthesia siya. So, maliit na hiwa lang. Maliit na hiwa lang. Siguro mga 1 to 2 inches lang sa may puson ng babae. Tapos? Itong tube na to, hihilahin lang namin siya ng may instrumento para ma-lift. Okay. Pag na-lift siya, magkikreate siya ng curve na gano'n. Okay. Yung pinakadulo niya, tatalian ng suture, pantahe. Tapos yung curve na gano'n, puputulin pa. So, doble-doble yon. Tali, putol. Bakit ginagawa yon? Kasi yung egg na manggagaling dito, pagpasok sa tube, at saka yung similya na papasok, hindi na sila magkikita.
Eh, so yung mga kinakatakot ng iba rito, baka raw matuyo o mga ganyan. Wala pong tinanggal na organs dyan, tinalian lang, tapos pinutol. Ang hormones kasi ng babae nanggagaling sa ovaryo eh. So, okay lang, okay walang effect yan sa pang-araw-araw na nangyayari sa kanila. So, ang pinaka-side effect niya, kanan hindi ka lang magbumuntis. Both po. So, sinasabi natin yan, bilateral tubal ligation. So, yung fallopian tube sa kaliwa at saka sa kanan, parehong tinatalian, parehong pinuputol. So, yun na yung final na. Yun ang permanent na family planning. Meron mga nagtatanong ilang beses na final na daw siya, na BTL na. Ayan, alam mo na, nagbago isip. Binigyan ng blessing. Nagbago isip. Opo. Nagbago isip. Yes, pwede daw ba ibalik ulit? Meron tayong mga na-encounter na ganyan, lalo na yung maaga pa lang nag-asawa na, tapos nag-asawa ulit. So, gusto nila ipabalik. Meron pong ginagawa, that's microsurgery. Ginagawa po siya sa PGH Hospital ng certain idudugtong doctors ulit. Lang. Yung pong pinagputulan, idudugtong ulit. Hirap pero mga less than 10% po ang chance na magbuntis kasi baka mag-ectopic pa siya dahil nagkaroon na po ng scar. Better mag-ano na lang, in vitro? Pwede rin po yun. So, okay. Ang ginagawa nila, nag-in vitro na lang. Okay. Napakadali na po niyan sa Pilipinas. Mataas na rin ang ating success rate dyan. Kumukuha na lang ng egg cell, minimit siya sa sperm, tapos binabalik sa matres. So, hanggat nandiyan pa yung matres, kahit ligated, technically pwede pa rin siya mag-anak. So, ito yung pang permanent na ayaw permanent. Na. O yung so, mga temporary. So, kung hindi ka sure, may isa sa inyong mag-asawa, eh, hindi sigurado, o ayaw pa, huwag pong magpapa-permanent. Kasi ang dami-dami pang po nating option ng modern contraceptive methods. O pwede po nating umpisahan sa pills. Yan ang pinaka-common. Kasi minsan may mga pasyente nag-over-the-counter, nakakabili na sila ng... Over-the-counter ng pills? Over-the-counter? Opo, nagbibigay na minsan ng mga pharmaceutical drug stores. Although, ang sinasabi natin, pag nag-umpisa sila, kung nagmamadali, pwede na maumpisahan, pero kailangan magpapacheck up pa rin sa umigayni. Kasi hindi porke okay sa kapitbahay mo, okay din sa iyo yung pills. Baka mamaya may ibang contraindication. Kami, hindi kami OB. Marami rin kaming medical mission sa mga pasyente, let's say, kahit gusto nila. Mm-hmm. Ano bang i-prescribe na pills na madali ibigay? Well, ang pills po kasi maraming dami-dami sa market. Dami, so nakakalito. Siguro i-generalize na lang natin sa dalawang klase. Isang, yung 21 tablets na laman at saka yung 28 tablets na laman. Mm-hmm. Technically, pareho lang silang dalawa kasi yung 21 tablets, yung 3 lines yun, yun yung tinatawag natin na active pill. Kaya lang naman nagiging 28, yung huli kasing 7, it's either placebo lang siya or ferrosulfate lang. Ginagamit kadalasan yung 28 na tablets para hindi na makakalimutan ng babae yung inom. Pag inom niya sa umpisa hanggang matapos siya ng 28, dire-diretso na siya ulit. Sa 21 kasi, after ng 21, may pahinga ka na 7 days bago ka ulit mag-umpisa. Pwede bang total FB live naman tayo? Kasi kahit ako, hindi ganun kaalala. Pwede ba bigay mo na lang yung sample brand na mura? Ano yung generic? Para hindi na ako pipili sa 100 na klase. Parang sa high blood, bibigyan ko. Lodipin, Losartan, Metoprolol, tatlo pag pipilian. Tsaka yung in the market, ano yung pinakasikat ngayon? Well, ngayon, totoo, sa totoo, Dr. Alisa, yung trust pill kasi yung pinakamura. Mura siya. Mura siya. Siguro, less than 100. Makakabili na sila ng... 100 per month? Per month. So, parang mga sa 50 plus nga lang yung nila. At sasabihin lang, pabili po ng trust pill. Okay. So, pwede silang bumili. Although, it's best prescribed isang pa rin. Isang klase lang yun? Malabang... Sa trust. So, yung trust... Ang trust na company, marami silang klase, pero may trust pill. Wala po kaming ads, ha? Gusto ko lang shortcut. Bigyan mo pa ibang brand. So yan ang mura. Daw, pampaganda. Pampaganda. So, ano naman tong Dayan? Yung Dayan naman, kasi cyproterone siya eh. So, lahat po ng pills, contraceptive, no? Na available sa market. Pero merong may add-on. So, merong ano mga meron pills. Halimbawa yung Dayan, kasi ang pinaka, dalawa kasi ang component ng pills eh. Sinasabi natin estrogen tsaka progesterone. Yung part na meron po ang Dayan, anti-androgen sila. So, pwede rin siya sa mga nagkaka-pimples, yung mga nagkaka-unwanted hair tulad sa katawan. Ng, ano? So, yung Dayan may
May progesterone? May pareho rin siyang may progesterone at saka estrogen, pero yung progesterone niya pang anti-androgen. Ibig sabihin yung mga babae na yun nga maraming acne, kahit mga dermatologists nagbibigay sila ng Dayan. May mas mura din na ibang mahal brand. Mahal ba tong Dayan? Siguro po mga nasa 600 pesos. 600 pesos. 600 pesos para sa isang buwan na yon, isang bakit yung isa 50 pesos yung isa 600? Kasi yung isa trust pill lang siya. So ang main purpose lang talaga niya do Quilly is just for contraception. Wala na siyang ibang benefit. Although, minsan pwede pa rin natin siya ibigay sa irregular market men. Talaga siya as pampaganda? Yes, o. Kasi totoo siya. Hindi siya actually marketing, pero it's really a treatment. Kasi anti-androgen siya. Pero sa market, marami pa pong klase. Meron pang, may Liza po, meron ding Althea. Liza, pangalan niya? Iba lang po yung company, pero less po yung expense. Mga 200 to 300 pesos naman yung ganong klaseng pills. Pareho lang yung benefit. Hindi ba mas better quality yung 200 pesos, 600 peso na Dayan kaysa yung 50 pesos? Sa experience, papakiramdaman mo. Sa experience ko, Doc, pareho lang sila. Kasi pareho naman yung generic nila eh. So pareho lang sila, nagkaiba pero lang sila sa branding. Pero marami ako nababasa, sasabihin nila, ay, wag yung isa, wag yung isa, kasi nakaka kung ano-ano. Baka di ba meron silang ganun paniniwala, kakalat sa buong barangay. Yung isa, pero kasi, pag galing sa gobyerno, sabihin, mura yan. Mura lang. Oo. Yung galing kasi sa government, hindi rin na ma-market sa ano eh. So hindi rin natin alam kung ano yung ano. Pero sa akin, kahit minsan galing sa government, nakakatulong pa rin naman sila. I'm sure time. Nakakatulong. Feeling ko lang talaga, imagination lang. Imagination lang din nila. So, any of that, walang problema doon sa 50 pesos? Walang problema doon sa 50, especially kung it's really just for isang family planning. Isang klase lang yun, walang 21 days, 28 days? Meron din po mga 21 days. Sabi ka na natin, ang difference lang nila, yung huling 7, it's either a placebo or ferrosulfate. In the case of trust, yung huling 7 doon, ferrosulfate siya. So maganda siya doon sa mga nagre-regla ng malakas para doon sa time na last day na, last 7 days na doon kasi siya magme-mens, may support siyang ferros. Ang number one tanong nila, syempre, pag nag-28 days nito mga pills, wala nang regla? May regla? Meron pa po, kasi ito yung combination na sinabi natin. Ah, ito may regla? May regla siya. Babalik yung estrogen, regla monthly. Estrogen, progesterone. Monthly, magkakaroon pa rin sila. Kaya maraming may gusto na pills yung tinitake. So maganda yan, mare-regular. Mare-regular. Sa mga, hindi, sa mga irregular. Yes, Dok Lisa. So minsan, pwede rin namin parang siya gamitin for that. Parang gamot din siya sa irregular? Sa irregular menstruation. Basta walang ibang dahilan yung irregular mens niya. Kaya importante, kung gagamitin yung pills na yon para sa pag-correct, magpa-consult muna kasi baka iba yung reason kung bakit siya irregular. Ang laging tanong, dito tumaba ako sa pills, totoo ba yan, tata? Ang actually yung pagtaba, yung meron tayong tinatawag na adjustment period, Dok Lisa. So, yung first 3 months, may bloatedness na pakiramdam kasi nagre-retain siya ng konting fluid sa katawan. Nabanggit na rin natin yun, minsan sumasakit yung ulo ng iba, nagsusuka sila. Pero adjustment lang siya, so wag silang matatakot na basta nila ititigil. So after 3 months at naka-adjust na yung katawan, hindi na dapat. Ngayon, yung iba, kaya sila tumataba, isang dahilan, kasi yung mga usually nagpipills, mga 30 years old, pataas na rin. So sinasabi natin, yung metabolism nila, hindi na rin ganun, mabagal na. So talagang grow na rin sila for weight gain. So dami ko rin naman kakilala, naka-pills, naka-injectables. Pero mag-slim naman yung katawan. Basta maganda yung diet, saka yung lifestyle nila. Exercise, importante pa rin. So sa dami pa din ang kinain. Sa dami pa rin ang kinain. Sino ang hindi pwede mag-pills? Yes, Dr. Willie. So ang kadalasan na binabawalan natin yung severe hypertension, diabetes mellitus na hindi kontrolado, at yung may malalaking ugat sa katawan. Anong malalaking ugat? Yung mga varicosities sa legs. Bawal siya kasi baka magkaroon ng epekto to sa mga ugat. So hindi pwede sila hypertension, tsaka pero yung diabetes. Pero meron ako alam, I'm sure pag sa barangay na ibibigay na, lahat siguro nabibigyan pati may ugat, hypertension, napakabawal po eh. Gaano ka hypertension ang bawal? Basta hindi po controlled. So, iinom mo na ng gamot sa high blood, pwede na? May pills po na pwede for mga cases na ganito. So, pwede pa rin sila mag-option ng pills, pero hindi na po yung combination na binanggit natin kanina, yung estrogen-progesterone. Meron po tayong tinatawag na progesterone-only pills. Ito yung pwede sa kanila. Pang ano to? Pang high blood? Pwede sa high blood, pwede sa breastfeeding, pwede sa mga edad 40 pataas. Pwede pa rin sila anong nun. Breastfeeding? Pag-breastfeeding,
ano naman, progesterone alone. Progesterone alone. So pwede pa rin sila mag-pills. Anong brand? So meron po tayong Exluton na tinatawag, mas ang generic niya Linestrenol. Meron din pong Cerazet na tinatawag. Ano yung mura? Ang mura sa siguro mga less than 200. May cost pa rin siya eh. Anong brand nga? Exluton. Exluton 200 para sa may high blood. Para sa may high blood, para sa nagpapa-breastfeeding. Breastfeeding. Ay, yung iba, yung trust, hindi pwede sa breastfeeding. Oh, hindi pwede. Kailan hindi, after breastfeeding mag-pill? Ah, well, option na ng ano yan, ng mother kung kailan niya gusto. Kasi ideally, ang breastfeeding hindi natin, hindi delikado sa baby. Oh, hindi siya delikado sa baby. Even actually yung trust, hindi naman siya delikado. Pero malilesen kasi yung milk na lumalabas, kaya natin binabawal. So, kaya natin choice yung progesterone only para hindi apektado yung dami ng gatas na lumalabas. Okay. Mm-hmm. So, hindi ko alam meron pala. So, marami rin gumagamit nito. Marami rin gumagamit ng Exluton. Opo, Exluton. Sino rin ang bawal ng pills yung may magulang na may breast cancer, may breast cyst, ano ba? Okay, so isa ring misconception natin na yung pills maaaring mag-cause ng cancer. In fact, pagdating muna sa ovary tsaka sa matres, protective siya eh, kasi regular ang menstruation mo. Ngayon, pagdating sa breast, kaya importante na nabe-breast exam namin yung mga babae na gustong mag-pills, kasi hindi naman siya ang magkukos ng breast cancer, pero kung meron na siyang existing na cyst, hindi na siya dapat magpi-pills. So, ibang option na niya dapat. Yun. So, ano pa ibang options natin? So nasabi pills. Mo na, pills. Okay. Ang next na dyan na pinaka-common is yung injectable. Last na to. Marami pa, Dok. Marami pa. Nating choices sa modern. Pangalawa pa lang tayo. Okay. So, yung injectable, mura lang din siya kasi yung isang vial, maghahalaga lang siguro siya ng 150 pesos. Ngayon, kung magpapa-private sila, since merong konting fee, baka mga 500 ang gagastusin nila. So, ang maganda rito, kasi ang nagiging problema sa pills, pag nakalimutan, doon na siya pwedeng malusutan. Ito, every 3 months lang yung tatandaan. So, injectionan siya dito, either dito sa braso. Ako kasi nag-inject sa puwet na lang para hindi masyadong masakit. Ano yung ini-inject? Liquid? Liquid yun, Doc. Liquid. So, parang nasa vial siya, ini-extract namin sa syringe, tapos ini-inject namin sa braso or sa puwet ng babae. Every 3 months, so bibigyan lang namin siya ng schedule na every 12 weeks, actually, yung gawa ko sa pasyente, mape-prevent na siya magbuntis. Ngayon, ang kaibahan niya, maliban sa hindi siya iniinom, hindi magme-mens yung babae. Walang menstruation. Yung pills magme-mens? Sa pills, magme-mens monthly. Regular. Lahat ng pills, almost. Yung progesterone-only pills, yung para sa hypertensive at saka sa breastfeeding, wala rin menstruation yon. Wala rin siyang menstruation. Dito sa injectable, wala rin mens. Sa injectable, wala rin mens. Dito, dito pumapasok yung takot ng iba. Yes, sasabihin nila, maiipon ng dugo, delikado yan, maganda pa rin may lumalabas ng dugo. Yes. At di mo sila mababago unless yung doctora siya. So, siguro pakita natin, Dok, yung nangyayari doon sa cycle. Bakit hindi nagkakaroon ng regla? Yes. Paano ba nangyayari yung menstruation? So, makikita natin, ito yung matres ng babae. Okay? So, meron tayong ovary na tinatawag. Dito nanggagaling yung egg cell. So, yung itlog, nagsistay yan dito sa tube, nag-aantay yan ng similya on a normal cycle. Pag pumasok yung similya, na-fertilize, pag naging baby, pupunta rito, tapos lalaki na yun siya. Kung walang similya na nag-fertilize, puputok lang yung egg, kakapal yung lining, tapos ireregulahin ka. Ngayon, kung naka-injectables ka, ipiprevent niya ng hormone na yun na ma-release yung egg. So, kung walang egg na na-release, walang kakapal, walang menstruation. So, hindi tayo matatakot na kakapal yung lining tapos hindi lumalabas yung regla kasi from the very start, wala talagang egg na na-release. So, huwag silang matatakot na hindi lalabas kasi talagang walang lalabas dahil wala nga siyang ovulation. Hindi siya mag-ovulate. Bali yung egg ang nagpapakapal nito? O, pag pumutok na siya, magkakaroon ng reaction yung lining ng matres, kakapal siya. Yung pagkapal kasi na yun, dalawa yung purpose niya. It's either for implantation kung buntis or kung hindi siya buntis, regla lang siya. Re-regla lang siya. So, kung naka-injectable ka, manipis yung lining mo, that is okay. Pwede walang ka mag-breastfeed. Pwede ka mag-breastfeed pag naka-injectable. Pwedeng-pwede. Ano pa ibang choice?
Ah, yung isa pa pala yung condom, yung pinaka mas pinakamura pa yon sa pills kasi siya yung tinatawag nating barrier. So wala siyang hormone na ginagamit, ginagamit siya ng lalaki. So sa Pilipinas meron tayong male condom kasi sa ibang bansa may female condom. Tayo wala. So sa atin it's only the male condom. Yung condom na ito para siyang supot na rubber na sinusuot ng lalaki sa kanyang ari. Habang nagtatalik sila. So, sa umpisa pa lang ng pagtatalik hanggang mag-ejaculate siya, nakasuot na tong condom na to. Siya yung cheapest actually. Kailangan nakasuot agad? Yes, kailangan nakasuot agad kasi ang pagkakamali ng marami, isinusuot lang siya ng lalaki dun sa time na mag-ejaculate siya or lalabasan. Ang hindi nila alam, minsan yung kaunting discharge o may lumalabas na liquid sa lalaki, minsan may halo na rin yan na kaunting sperm cells. So, mas magandang umpisa pa lang, protektado na siya. Yes. Tapos, meron pa. So, condoms, pills, injectables. Meron bang long-term injectables? Ang susunod narito daw, kung long-term po, wala. Medyo may kamahalan, pero yung tinatawag na natin na implant. IUD. Iba pa po yung IUD. So, yung implant, isa po siyang parang size lang siya ng toothpick, ganung kanipis lang. Inilalagay po namin siya sa ilalim ng balat dito. Sa ilalim ng balat ng babae. Ah, parang ginawa mo na to. Opo, ginagawa natin siya sa Lamatok. So, yung mga interesado, minsan nagbibigay tayo ng free. Kasi sa mga hospital, magkukos po ito ng around 7,000 pesos. Mm. So, since may nagbibigay minsan ng sponsorship sa atin, nabibigay natin siya ng libre. Para rin siyang injectable, pero 3 years siyang protektado na hindi magpe-pregnant. So, after 3 years, option ngayon kung tatanggalin niya or papalitan. Pag ako isang babae or lalaki, yung tanggalin muna natin yung cost or yung dali. Mm-hmm. Ano yung mas safe para dun sa misis, dun sa partner mo? Pills every day, yung 3 months na injectable o itong 3 years na injectable or whatever pang IUD later. Okay. Ano yung pinaka-safe sa babae? Actually, itong mga ginawa na modern methods, bago naman nag-come up dyan, generally safe sila. Wala pong isang klaseng family planning na safe para sa lahat. Depende kung ano yung pangangailangan, kung paano susunod yung mag-asawa, at kung ano yung medical condition ng babae at lalaki na magiging contraindicated sa paggamit ng isang method. So, hindi pwedeng, sabi nga natin, hindi porke yung kapitbahay natin, 10 taon na naka-pills, eh magpi-pills na rin ako. Kasi baka merong hindi pwede sa kanya. So, yung method po, pinag-uusapan yan, ideally, kaming umigay ni kung kasama yung mag-asawa, mas maganda. Kasi kung ano yung masusunod nila pareho, yun po yung best for them. Hindi po, walang isang best para sa lahat. Marami rin nagtatanong IUD. Aba, so, IUD. Questions, apat eh, parang ano daw gagawin sa IUD niya, misan daw. Yung iba daw, may masakit. Niya. So, ang IUD is actually isang magandang choice din. Kasi unang-una, dito yan nakalagay sa loob ng matres. Para siyang letter T, ang tawag actually natin doon, copper T. No? So, isang office procedure siya. Ibig sabihin, outpatient lang po yan, mga less than 5 minutes na nalagay na yan. Ini-insert, mayroon po kaming gadget na ini-insert dito. Tapos, iniiwan siya sa loob, letter T. Meron pong thread dyan na mahaba, pero binabawasan namin yon para hindi lalabas sa vagina. So, maganda siya kasi since barrier din siya, hindi po mag-meet yung egg cell at saka yung sperm cell. At the same time, hindi siya magkakaroon ng problema sa pag-menstruation kasi kung ano lang yung menstruation na dati, yung pa rin. Dahil, normal menstruation? O kung normal menstruation, normal pa rin yung menstruation niya. Okay. So, kasi wala namang, hindi naman na-cut ito, hindi naman na-prevent yung ovulation, so nag-ovulate pa rin siya. Ngayon, may adjustment din po tayo rito. Yung first 3 months niya, since may nakalagay dyan, heavier lang or at longer ng konti yung menstruation. Pag sinabi natin longer, siguro kung dati siyang 3 days, nagiging 5 days lang. Tapos kung nakakagamit siya, halimbawa ng 3 napkin sa isang araw, siguro dadaglag ng mga 2. Hindi na po hihigit doon. After 3 months, regular na po siya ulit. Nagkakaroon po sila ng konting discomfort pag nilagay, but very, very tolerable. Pag may pain, after ilang months, baka iba na po yung problema. Baka na-display siya o hindi kayo nakapagpa-follow up. But usually, after the insertion, immediately effective na siya. Dapat wala siyang mararamdaman na hirap. Okay. Kung tama ang paglalagay.
importante po yung naglalagay. Kasi hindi lang kahit sino pwede. May magagaling. Ah, meron bang kahit sino naglalagay? Kasi po, mga health practitioners can actually do it. Pero depende kung meron silang training. A nurse can give it. A midwife can give it. Of course, an OB-GYN. Hindi rin po lahat ng OB-GYN ay trained maglagay. Pero ikaw naglalagay? Naglalagay po ako. Kasi pagka nilagay lang siya ng hindi sanay, doon po tayo nakakaroon ng problema. Dr. Lisa, final question. Dito sa part 1 natin. Kailangan ba puro sinisis lang or paano rin yung part ng mister? Yun nga, so ang option po natin, Doc Lisa, dito sa Pilipinas is Lugi. Only the male condo. O, lugi kami. Trabaho ba yan? Hindi po trabaho yun. Urology. Urology. Vasectomy. Vasectomy. Nananahimik lang ako dito, nasabi pa. Actually, vasectomy talaga yung pinaka-the best dun sa mga ayaw na. Because, kesa para ligtas si Mrs. Vasectomy. Vasectomy yung lalaki. Natatakot kasi sila na baka mabawasan yung pagkalalaki. Pero tulad ng ligation, may nilalagay lang din dun. Outpatient lang din po ito. Hindi kailangan ma-confine. Hindi kagaya ng babae pag nilaygate, iko-confine pa. So, yun po yung options natin ng marami malangan. Ba nagbabasectomy? Sa Pilipinas po kasi dahil sa ganung notion, hindi ayaw nila. Sa ibang bansa, napaka-common ng vasectomy. Any final tips, Dr. Rachel, bago natin iwan itong first part natin sa mga ayaw mag-buntis? Yes, so dun sa mga gusto mag-family planning, marami po tayong option. Huwag lang po tayong mag-iisip, mag-search lang tayo. Pwede tayong makinig, pwede tayong magbasa, pero kailangan po i-consulta nyo pa rin kasi kailangan ma-check up physical at saka history nyo para ma-guide namin kayo kung ano yung mas bagay na contraceptive para sa inyo. Last question, yung mga bata, minsan may nagtatanong, teenagers, sabi niya, teenagers lang, Dok, hindi mabubuntis yan. Oh, napaka-importante na, especially for the teens, na mabuksan na yung isip nila so, rito. So, pwede mabuntis kahit anong age? Yes, as early, ang pinaanak kong huli lang this year is a 13-year-old, buntis na siya. 13-year-old buntis? Buntis na, Dok. So, kung ang regla, 10-year-old, pwede na rin. Pwede na eh, basta may menstruation. So, napaka-delikado. Hindi naman po natin pinopromote na magkaroon sila na mamili na sila. Kasi talaga po nabubuntis eh. So kung may kailangan ng prevention, mas maganda pong mag-prevent o turuan para hindi mapunta sa ganong sitwasyon. Oh, marami nagtatanong nun eh, na nagkamali daw sila, teenager, hindi sila takot. Ayun nga, pwede pa rin po. Pwede pa rin. Very, very high risk sila.